Naranasan mo na bang manood ng anime, mga kaibigan, na kung saan nagpapalakasan ng mga armas at naglalaban ang mga karakter sa anime na tila baga gusto nilang manaig sa buong daigdig? Ay parabagang ito ang nangyayari ngayon sa karakter ni Kim Jong-un dahil gusto niya na maging pinakamalakas sa buong mundo. Ika pa dito, world's strongest strategic weapon, ang sinasabing simbolo ng determinasyon at kakayahan ng North Korea na maging isang pinakamalakas na hukbo sa mundo. Atin itong laliman na pag-usapan, mga kaibigan. Ano nga ba ang plano ni Kim Jong-un? At ano nga ba talaga ang tunay na layunin niya? Ito na ba ang senyales na kanyang tatapusin ang buong mundo at mangingibabaw sa lahat ang North Korea? Ating isa-isahin ang mga katanungang ito, mga kaibigan. North Korean leader Kim Jong-un ay sinabi niya na ang pinakalayunin ng kanyang bansa ay gumawa ng pinakamakapangyarihan o world's most powerful nuclear force. Kasabay nito ang pag-promote niya ng kanyang mga military officers na sangkot sa kamakailan lamang na paglulunsad ng pinakamalaking ballistic missile test ng North Korea. Inanunsyo ni North Korean leader Kim Jong-un na inspeksyonin at itest ang mga makabagong Hwasong-17 Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ng bansa at nangako na hindi na maaring takutin pa ang North Korea na mabanta ng nuklear ng United States. Ika pa dito, building the nuclear force is for reliably protecting the dignity and sovereignty of the state and the people, and its ultimate goal is to possess the world's most powerful strategic force, the absolute force unprecedented in the century, Kim said in the order promoting the officers. Ang pinakalayunin ng pagbuo ng nuclear force ay upang protektahan ang dignidad at sovereignty ng estado at ng mga tao. Para sa inyong kalaman, ang Hwasong-17 ay isang two-stage liquid-fueled road mobile na dala ng isang 22-wheel transporter erector launcher na sasakyan. Ang missile ay may haba na umaabot ng 79 to 85 feet at may diameter na 7.9 to 9.5 feet. Ang warhead na ito ay may bigat na 2,000 kilograms to 3,500 kilograms na may mass na aabot ng 80,000 to 150,000 kilograms. Ang engine nito ay gawa sa 2RD-250 type rocket engines at may propellant na liquid rocket engine. Ang warhead na ito ay may operational range na aabot ng 15,000 kilometers o 9,300 miles na ito ay maaaring umabot hanggang United States. Nagsasagawa na din ng kamakailan lamang ang North Korea ng test na ayon pa sa aking na-research, ito ang patunay na sila ay nagsagawa ng mga test noong March 24, 2022 at November 18, 2022. North Korean scientists have made a wonderful leap forward in the development of technology of mounting nuclear warheads on ballistic missiles, Kim said without elaborating. Nag-post ng mga larawan si North Korean leader Kim Jong-un kasama ang mga scientists, engineers, military officials at iba pang mga kasama sa test. Inaasahan din niya ang patuloy na mabilis na paglago at pagpapalakas ng nuclear deterrent ng kanilang bansa. Nagbigay ang kanilang workers ng panunumpa ng katapatan at pananampalataya sa kanilang partido. Nangako ang mga ito na ipagtatanggol ang absolute authority ng partido ni Kim at nanumpa na binanggit pa nila, "Our missiles will fly vigorously only in the direction indicated." Ito pa ang sabi nila, "Kim had carefully taught us one by one during the development of the Hwasong-17. Ang warhead na ito ay may kakayahang makarating sa mainland ng United States at ang paglulunsad ng warhead missile na ito ay naguudyo kay Biden at sa United States upang magpatawag ng isang United Nations Security Council Presidential Statement at upang panagutin ang North Korea para sa mga missiles test na ito na mahigpit na pinagbabawal ito sa Security Council. Ngunit sinasadya ito na gawin ni Kim Jong-un para ibuli ang mga superpowers na bansa upang matest kung sino sa kanila ang may pinakamalakas na weapon. North Korea's Powerful Standing Committee of the Supreme People's Assembly awarded the Hwasong-17 missile the title of DPRK Hero and Gold Star Medal and Order of National Flag First Class, KCNA reported in another statement using the initials of the country's official name, Democratic People's Republic of Korea. Ginawaran ng parangal bilang makapangyarihang Standing Committee ng Supreme People's Assembly ng North Korea ang Hwasong-17 missile na binigyan ng title na DPRK Hero at Gold Star Medal and Order of National Flag First Class. Iniulat ng KCNA sa isa pang pahayag gamit ang mga initials ng opisyal na pangalan ng Democratic People's Republic of Korea.
Ikapat ito, the missile clearly proved that the DPRK is a full-fledged nuclear power capable of standing against the nuclear supremacy of the United States imperialist and fully demonstrate its might as the most powerful ICBM state, KCNA said. The test far demonstrated that North Korea will react in kind to the enemy's nuke and full frontal confrontation, the report said. Ito na nga ba ang hudyat na magsisimula na talaga ang World War III o kaya gagamitin ito na instrumento ni Satanas, si Kim Jong-un, upang manakot at maghari-harian sa buong mundo? I-comment nyo naman sa iba ba, mga kaibigan, ang iyong saloobin upang malaman ko rin ang iyong kuru-kuru. Mateo 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tunay nga, mga kaibigan, ang lahat ng mga leaders na nagmamataas na gustong maging makapangyarihan sa lahat ay tunay ngang bababa at malulugmok ng katulad ng mga nangyari sa mga malalakas ng mga leaders noong unang panahon. At ganoon din kay Satanas, na sila ay nagmamataas ngunit sila ay nalugmok dahil mas kinikilala nila ang kanilang sarili bilang makapangyarihan kaysa sa pagkilala sa ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga naman, mga kaibigan, ating ipakumbaba ang ating mga sarili sa ating Panginoon, ating idulong ang lahat ng ating mga pride sa paanan ng ating Panginoon, dahil walang wala tayo kung wala ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood.